mula sa mga artistang nanakit, nagtrabaho ng walang permit at nagbenta ng ilegal na droga na naging dahilan ng kanilang pagkakakulong. Sino-sino ang mga ito? Ang ating mga iniidolong artista, kagaya rin ng mga ordinaryong tao, ay dumadaan sa mga pagsubok at nakakagawa ng mga maling desisyon na minsan ay nagiging dahilan upang sila ay makulong. Ngayon ay samahan ninyo akong tuklasin ang mga sikat na artistang nakaranas na makulong. Number 1. Marlon Penoramas, o mas kilala bilang Looney. Siya at apat pa nitong kasamahan ay nahuli sa isang hotel sa Makati noong September 18, 2019 matapos ang isang by-bust operation na isinagawa ng pulisya. Nahulihan sila ng 15 na pakete ng high-grade marijuana na may halagang 100,000 pesos. Noong January 24, 2020, dahil sa hindi pagkakatugmang salaysay ng mga pulis na humuli, ay pinayagan sila ng korte na magpiyansa ng aabot sa 2 milyon pesos para sa pansamantalang kalayaan habang nililitis ang kaso. Number 2. Mark Anthony Fernandez. Nakitaan siya ng isang kilong marijuana sa checkpoint sa Angeles City, Pampanga noong October 3, 2016 at nahuli ito matapos pang makipaghabulan sa mga pulis. Umamin naman ang aktor na gumagamit siya ng marijuana ngunit itinanggi niya na sa kanya ang isang kilong marijuana. Nakalaya siya noong December 22, 2017 matapos madismiss ang kaso dahil sa mga paglabag sa proseso ng pulisyang humawak ng kaso. Number 3. Isko Moreno. Noong siya ay vice mayor pa lamang, ay hinuli at ikinulong siya kasama ng lima pang konsehal sa kasong illegal gambling dahil sa kanilang pabingo noong February 16, 2013 sa Santa Cruz, Manila. Kinabukasan ay pinakawalan din sila matapos i-reject ng korte ang kaso dahil sa kakulangan sa ebidensya. Sinabi naman ng kampo ni Moreno na isa iyong political harassment mula sa kanilang kalaban noon na si Mayor Lim. Number 4. Robin Padilla. Siya ay nakulong sa kasong illegal possession of firearms matapos mahulihan ng iba't ibang matataas na kalibre ng baril sa kanyang sasakyan noong December 3, 1992 sa Angeles City, Pampanga. Guilty ang hatol sa kanyang kaso at pinatawan ng pagkabilanggo na aabot sa 21 years. Nakalaya rin ang aktor matapos bigyan ni dating Pangulong Fidel V. Ramos ng conditional pardon noong April 8, 1998. Binigyan naman siya ni President Rodrigo Duterte ng absolute pardon noong November 15, 2016 upang mapanumbalik ang iba pa niyang karapatan kagaya na pag-travel sa ibang bansa, pagboto, pagtakbo sa politika at iba pa. Number 5. Krista Miller. Limang buwang buntis siya noon nang makulong dahil sa kasong pagbebenta ng ilegal na droga. Nahuli siya sa isang by-bust operation kasama ang isang lalaking nagngangalang Aaron Medina noong September 30, 2016 sa Valenzuela City. Nakalaya siya noong May 25, 2018 matapos napawalang sala dahil sa kakulangan sa ebidensya. Number 6. Baron Geisler. Hinuli siya noong March 5, 2018 sa Angeles City, Pampanga sa mga kasong grave threats, alarms and scandal, at illegal possession of deadly weapons. Ito ay matapos niyang magsisigaw sa labas ng bahay ng kanyang brother-in-law o bayaw na may hawak na kutsilyo at pinagbantaan niya raw itong papatayin. Sinabi naman ni Baron na una raw siyang binugbog at pinagtulungan ng kanyang mga kamag-anak dahil sa problemang pinansyal. Nakalaya rin ang aktor matapos iurong ang kaso at dumiretso naman sa rehabilitation center dahil sa problema nito sa alak at droga. Number 7. Nora Honor. Inaresto siya sa Los Angeles International Airport sa Amerika noong March 30, 2005 matapos makitaan ng 7.7 na gramo ng shabu at glass pipe ang kanyang bagahe. Pansamantalang nakalaya ang superstar
matapos magpiansa ng $10,000. Inamin niya ang pag-aari sa ilegal na droga upang makalahok sa drug diversion program ng otoridad. Ito ay isang uri ng rehabilitation program na may kasamang community service upang madismiss ang kaso at hindi magkaroon ng criminal records na tinapos naman niya sa loob ng 18 months. Number 8. Matt Evans. Nakulong siya noong October 21, 2012 dahil sa kasong paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 matapos niya umanong saktan ang kanyang live-in partner noon na si Jonelyn Hickens. Kinasuhan din siya ng physical injuries matapos niya raw saktan ang umaawat na kapatid ng kanyang nobya. Agad namang pinayagang pansamantalang makalaya matapos magpiansa ng 200 pesos. Na-dismiss din ang kaso makalipas ang isang taon. Number 9. Mocha Girls. Habang nagpe-perform sa isang hotel sa Malaysia noong September 11, 2015, ay inaresto ang Mocha Girls ng Malaysian Immigration Authorities. Ang pag-perform ng walang kaukulang work permit na dapat daw ay responsibilidad ng kanilang producer ang dahilan ng kanilang pagkakakulong sa Malaysian Immigration Prison. Hindi na sila kinasuhan at pinagmulta na lamang, kaya nakauwi rin matapos ang 5 araw sa kulungan. Number 10. Billy Crawford. Gabi ng September 7, 2014, nang pumunta ang lasing na si Billy Crawford sa police station sa Taguig City at nagwala. Hindi na raw niya makontrol ang galit, kaya mas maiging dito siya pumunta at naiwasan ang mas malaking gulo o krimen. Sa kulungan na siya nagpalipas ng gabi at nakalabas rin kinabukasan. Wala naman daw siyang nasaktan, ngunit nabasag nito ang sliding door ng presinto. Ang mga sikat na artistang ito ay tao lang din kagaya natin na pwedeng makagawa ng krimen. Ang mahalaga ay natuto silang magbagong buhay at talikuran ang mga masasamang gawain. Sino sa kanila ang nagpabilib sa'yo? I-share mo naman yan sa comment section. Shoutout kina Siron Quintana, Chansky YouTuber, Christian Osa, Taj Lavina, Ruben Kapunitan Jr., Black Panda Lang Malakas, Ina Asula, at Michael Libunaw. Maraming salamat sa inyong suporta. At dyan na nagtatapos ang ating kwentong kaalaman sa araw na ito. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating Facebook page at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. Hanggang sa muli ay samahan ninyo ako para sa panibago nating pagtuklas.